Okay guys, magbuo tayo ng ano, ng bike. Buuhin natin to. Ayan yung bike ko. Binili ko yan pa isa-isa guys. Kasi gusto ko yung materialis. Yung mga gusto kong piyesa. Ayan. At saka yan, ito yung frame ko. Tapered. Ayan, gusto ko kasi tapered. Tapered guys, kasi nakabuka to. Ayan, nakabuka. Pati sa baba, nakabuka. Ayan. Ayan yung ano ko. Yung frame ko. Ayan yung fork ko. Air yan guys. Air type yung fork ko. Ayan. Tsaka ayan, seat post. Upuan. Tumagulong. Ito guys, lock ng seat post. Bakit ito ang pinili ko? Kasi yung quick lost na lock ng seat post, madaling manakaw yun. Dito yun, dito to eh. Yan. Yung quick lost, karamihan dito sa Manila, ninanakaw. Pagbalik nila, wala na yung upuan. Wala na yung seat post, dala lahat. Kasi madaling tanggalin yun. Ito, hindi. Kasi alin, kailangan alin muna. Ikutin bago siya makuha. Kaya ito yung pinili ko ng lock ng seat post. Yan. Okay guys, buuhin na natin. Let's go. Ito nga pala yung ano, tools lang natin na kailangan. Yan. At saka yung, ito yung hydro brake ko. Yan. At saka yan ang kadena natin. 11 speed. Pag 11 speed siya. Yan. Kailangan ng 11 speed na kadena kasi 11 speed yung cogs ko. Okay guys, buuhin na natin. Let's go. Okay guys, una natin ikabit itong upuan. Yan guys. Higpitan na natin. Dito, dito yung lock niya. Allen wrench lang. Yan, lock na. Okay na guys, meron na tayong nabuong upuan. Natin. Yan guys, may tali to. Kasi pag walang tali ito, mahuhugo tong cogs dito. Pag natanggal yan, mahirapan magkamagkabit. Kaya kailangan talian mo. Kasi ito, kasi type siya, natatanggal lang to pag walang, di nakaipit sa frame. Kaya tinalian ko para di ka mahirapan, di matanggal siya kasi nakatali. Okay, kabit na natin guys sa frame. Yan. Kabit na. Kabit natin ang fork guys. Yan. Ito. Kabit natin. Sa ilalim. Yan. Tapos ito. Tapos ito. Leng. Yan, lagyan natin ito. Top cap lock. Tapos lock natin sa gilid. Yan. Kabilang pisngi. Yan.
natin. Yan. Okay. Yan, crank. Salpak. Yun. Yan. Ito guys, lock ng crank. Huwag nyong kalimutan kasi nahuhugot yan pag hindi nyo ikakabito. Yan, importante-importante ito. Sa halotik, kailangan talaga. Yan, may lock talaga to siya. Yan, huwag kalimutan ikabit. Tapos, lock. Yan, kailangan isalpak natin ito mayigi bago ilak. Kailangan guys, paghihigpitan natin ito salitan. Huwag dito ka lang mag-focus ng higpit. Ganyan, kasi masisira yan, malustrid. Pag mahigpit na dyan, kabila na naman, iputin mo naman ganun. Salitan sila. Nahihigpitan mo. Yan o, maluwag na naman. Yan. Yan, wala na gulong. Yan, kabit na natin harap ang gulong. Lakan natin screwer. Yan. Sa kabila. Yun. Yan, sunod natin kabit itong kambiyada. RD. Or ibig sabihin rear drive. Tapos kadina ito. Ganun natin dito ating kadina. Yan, paikot nito, paikot natin yung kadina. Tapos pasok natin dito. Yan. Tapos usok ito. Yan. Tapos dito. Yan. Yan. Tapos lock.
Itong lock ng kadena, guys. Kaya naman itong kamayin. Pasok mo lang itong isa dito, ganyan. Yan, pasok mo dyan. Tapos itong kabila. Ganon. Yan. Nagkaganyan na sila. Tap mong ganon. Yan. Tapos hatakan. Tapos hatakin mo. Yun, lock na. Tumunog na, rinig niya, tunog. Yan. Yan na. Pinang ka din, ha. Kailangan, guys, lagyan nyo muna ng grasa tong cable, wire nyo. Tapos, bago nyo isakalpak dito para hindi ka kalawangin. Ito sa akin, meron na, eh. Yan. Tapos dyan. Punta dito. Basta huwag niyong kalimutan, guys, sa inyo, yung mga cable niyo, lagyan niyo muna ng grasa bago niyo isalpak para hindi kalawangin. Pag niyo kasi lagyan ng grasa, guys, ano yan siya? Pag naulanan, titigas, magkakalawang, kasi bakal to, eh. Ito bakal to, yan, bakal yan, silalim yan. Bakal din nung ano, cable. Kaya titigas siya pag gine-grip nyo. Lalo na sa, kahit sa mga ito, kambiyada ko to. Sa kambiyada ko to. Shifter to. Shifter cable. Eh kung sa preno nyo, pag hindi nyo lagyan ng grasa, karamihan talaga nyan, titigas na ang preno nyo. Sayang na, kailangan nyo magpalit ng cable na naman uli. Kaya alagaan nyo, lagyan nyo ng grasa bago nyo ikabit. Ayun. Payong kaibigan lang. Yan. Tapos, sigpitan natin. Yan. Sunod natin ikabit, guys, itong preno hydraulic brake. Sigpitan natin. Meron na tayong brake. Iwasan nyo, guys, pag mag i-grip grip to habang hindi pa to naikabit itong caliper. Kasi pag ginaganyan niya to, lulusot to. Hydraulic to, eh. Lalabas yung fluid dito. Mahirapan kayo ngayon pag ang piston lalabas dito. Ayan. Kasi pag gine-grip mo to, ito lalabas to, since walang naipit, malaking distance, lalabas yung piston, lalabas yung fluid, mahirapan kayo ngayon. Kaya iwas mo na pisil-pisil nito kung hindi pa inakaibot na ikabito sa rotor. Caliper ng likod, kabit na natin. Ito, guys, malapit na matapos. Ano ko kasi, binubuo ko tong ganito kasi gusto ko, pili ko yung mga pisa. Kaya yan ang ginawa ko. Pinipili ko talaga yung pisa. Mapipili mong pisa. Ayan. Ayan. Dapat may clip ka. Huwag kayong gumamit, guys, ng ano, yung cable tie. Ito man, nabibili ito, 5 piso lang naman. Maganda na siya. Kasi yung cable tie, sobrang talas. Dati yung ginagamit ko, nasugat ako, pagbaba ako.
Yung pinutulan ng cable tie ito, mas maganda to. Yan, clip. Yan guys, ganyan lang. Tapos clip. Tulak lang. Yun, tumunog na. Nalak na. Okay. At saka yung cable tie guys, pressure siya. Kasi higpit. Higpit yun. Ito hindi, maluwag lang. Tamang-tama lang siya. Yan. Baon. Yun. Pag tumunog, okay na. So guys, salpak na natin tong ano. Preno. Sa harapan. Yan. Yan guys, ito yung napili ko, Saturn na handle grip. Kasi mas maganda siya, hindi siya naiikot, hindi ka nahirapan, hindi nahuhugot pag long ride kasi may lock ang dulo at dulo. Yan. Guys, salpak na natin yung kabilang hand grip. Yan. Ito guys, salpak na natin yung cover. Okay guys, tapos na. Salpak na yung hand grip natin. Okay guys, ito caliper ng front. Lagyan na natin. Kailangan guys, pag mga ganito along yung mga higpitan nyo, kailangan guys, pag naghigpit siya ng 12 o'clock, 1 o'clock lang stop ka na para hindi ma-lost thread. Tulad nito, higpit na 12 o'clock, konting pihit lang yun, okay na, kasi ma-lost thread yan, along yan eh. Pag di kayo marunong mag-control, pihit, higpit lang yan ng higpit, iniisip nyo na hindi makawala, sisira patuloy. Kaya kailangan nasa tamang timing lang ang higpit. Hindi maganda rin higpit ka ng higpit. Okay guys, pang huling kabit ito. Binili ko to sa China, sa Shopee. Isang linggo mahigit dumating. Yan, alum siya. Kasi yung ano dati dito, plastic lang. Pinalitan ko ng alum ito. Yun. Ang tawag nito, crank cover. Yan. Tapos, ipita natin. Yan, higpit na. Okay, maganda tingnan, pula. Parang sa katulad sa body, no? Orange-orange yung body. Yan. Okay guys, salamat po sa panonood at suporta ng aking channel. Nawa ay may natutunan kayo sa aking vlog. God bless us po. Yan guys, nabuo yung bike ko na yan. Worth 20,000 siya guys. Pero maganda naman siya.
hindi masyadong mahal, tama-tama lang, at saka enjoy ka na rin sa biyahe-biyahe niyan, exercise sa katawan.